Na mga kababayan ko, ang mga kalaban ng bayan nagkawasak-wasak na. Matindi-tindi nga ba ang pinagtatalunan nito mga kababayan o baka pera-pera lamang din? Mga kapatid, eto, meron ako sariling analisa. Ma'am Liberty Torino, ayan. Meron ako sariling analisa. Nagugulat lang ako. Pero eto mga kababayan ko, may napansin ako sa kanya dito. Tingnan nyo po mga kababayan ko. Samahan nyo ako mga kalois. Inito banat kay ano ah, kay Bahong Lipunan ah. Sige. Make advantage yun kasi ayaw ko makomit sa politiko kasi ang nangyari niya mga kalis, magiging bias ako. Magiging bias ka eh, bias ka naman din talaga. Paano ka naman naging ano, paano ka naging hindi bias? Eh kinampihan mo nga si Maharlika, hindi mo nga pinakinggan yung paliwanag ni Lisa. Hindi ka man lang nakinig kay Lisa, hindi mo tinignan yung side ni Lisa kung bakit nagwawala to si Maharlika. Okay ah, nagtalo sila because Ayaw daw ni Bahong Lipunan na magurgur siya o mapasama siya sa mga budol na ginagawa ni Maharlika. Alam mo, may sarili akong analisa sa'yo. Mamaya papaliwanag ko dyan, Roy. Unahin ko muna tong mga drama mo muna, pare, ha? Unahin ko muna to. Sige. Okay? Or ayaw mo talagang sabihan ako na bayaran ako? Kasi ko ako na tao. Ayaw mong sabihan ka na bayaran ka, maling ka kay Maharlika dahil ayaw mong malaman na ano ng tao, eh ano naman yung 300,000 na issue mo na narongsend ka sa GC nyo? Oh, hindi ba politiko yung ano nun, eh na narongsend ka, Roy? That's too impossible, no? Let me, kahit na mag-explain ka dito, isa lang talaga nakikita ako dito, Roy, promise, isa lang. Tuloy natin. Okay, kaya nga nainis talaga ako pag itong mga vlogger magsabi na para sa bayan, para sa bayan! Eh pare-parehas naman din kayo nagsasalitang para sa bayan eh. Ikaw, pretending ka, ha? Ikaw, pretending ka na ikaw ang tama sa lahat. At walang may tama bukod sa'yo. Ikaw lang ang dapat pakinggan ng tao. Yun yung punto mo dito, Roy. Yun ang punto mo dito eh. Kaya ka natatawa ako sa'yo eh. Alam mo kung nag-vlog ka sana na ginurgur mo at nilabas mo yung baho nyo, natuwa pa sana taong bayan sa'yo. Diba? Wala ka rin lusot kahit lumubog pa si Maharlika. Sige, tuloy mo. Yun pala interest ng mga nakalink ng mga politiko sa kanila. Wala ba nakalink na politiko sa'yo? Sigurado ka? Once na sumama ka dyan kay Maharlika, you are linked with some politician. Kung ano ini-echo mo, kung anong sinasabi ni Maharlika ini-echo mo rin yung sinasabi ng politiko na panlaban kay Maharlika. Shush! Wala ka lang lulusutan kasi nag-Duterte si Maharlika. Anak ka ng teteng. Tuloy! Diba? Okay lang nagbo-boldjack ni Maharlika si Aimee. Diba sabi niya, end of December, minayari. Bo-boldjackin daw si Senator Aimee. Hindi niya bo-boldjackin yun. Diba? Wala. Eh na, gusto din niya maging friend si Harry Roque after niya bo-boldjack. Ganun ba ang tao na may panindigan? Eh pare-pares naman kayo walang paninindigan eh. Diba mga kababayan ko? Pare-pares lang kayo walang paninindigan. Kakaibiganin yung ganito, kakaibiganin yung ganyan. Ikaw nga Roy eh, kung ikukumpara mo kay Maharlika, parehas lang kayo eh. Totoo mga kababayan ko, paano ko nasabi? Noon BBM ka, parehas kayo ni Maharlika, BBM kayo. Pagdating ng panahon na hindi kayo nakaani nung anihan, anong ginawa nyo? Binanatan ninyo, di ba? Ganon din yun. Wala kayong paninindigan. Kaya mag mo sabihin na walang paninindigan si ganito, walang paninindigan si ganyan. Parehas lang kayo walang paninindigan. Di ba? Diba? Tapos ngayon sabihin niya makisama ko sa inyo. Eh, hindi ka talaga makikisama kasi alam mong babagsak na si Maharlika. Tuloy. I wanna be like you guys. Corrupt kayo eh. Binubudol niyo yung mga viewers niyo. Bakit hindi sila ba ng budol? Ikaw din naman ng budol ah. Diba? You use the name Bagong Lipunan and the logo ni Pangulong Marcos. Ngayon, binanatan mo yung anak ni Pangulong Marcos, so binudol mo yung taong bayan, mga kapatid. And you are pretending right now that you are a true Marcos loyalist. What the heck? Huwag mo sabihin sa amin yun. Maniniwala pa ako kay Roy dito kung tatanggalin niya yung pangalan na Bagong Lipunan. Maniniwala ako, maninindigan ka talaga. Pero hanggat hindi mo tinatanggal yan, sinasakyan mo yung publicity nung ginawang kanta ng Pangulong Anang Apo, mga kababayan ko, di ba? Tama ba ako, Chancellor Galiza? Oh. Mga kapatid, kasi yung trend ng Bagong Lipunan, sasabayan mo yung pangalan ng Bagong Lipunan, my God, of course, papakinggan ka talaga
ng mga Marcos loyalists. Tanggalin mo yan. Tingnan natin kung may manonood pa sa'yo, Roy. Galit ka sa budol, pero budol din pala kayo. Galit ka sa budol? Eh, puro budol kayo. Natural, nag-away-away kayo mga mambubudol. Diba? Pare-parehas kayo ng budol. Okay? Pare-parehas kayo ng budol. Ng viewers. Ikaw, binudol mo yung mga Marcos loyalists. Si Maharlika, binudol nyo yung mga Marcos loyalists. During the campaign, pinakinabangan nyo sa views, pinakinabangan nyo sa shares, pinakinabangan nyo sa ganyan because you are saying that we are for Marcoses, that you are for Marcoses. Nung hindi kayo nakakita ng magandang skin, ng magandang kapagkakakitaan, pare-parehas kayo ni Pebos, pare-parehas kayo ni Maharlika, nang galaw ninyo na nag-aantay lang naman ng kumpas, di ba? Nung hindi kayo mapagbigyan, binanatan nyo. Ang ending, mga kababayan ko, nawala yung pagiging, ano? Nawala yung pagiging Marcos loyalist sa sinasabi ninyo. Ngayon, sino kayo na nambudo sa taong bayan? Pare-parehas lang kayo. Walang matino sa inyo. Kahit humiwalay ka pa sa circle nila, yan ang tingin sa inyo ng taong bayan. Diba? Sa mga nagko-comment dyan, i-friend niyo muna itong sila. Kaya nagtatanong ako sa inyo ngayon, diba? Nagtatanong ako sa inyo ngayon. Kung na ikaw naman mismo ang nag-offer. Tuloy natin to dito. Bakit? Ikaw nag-offer? Tapos manubak ka? Diba? 77% natin. Ang kwentong bakla kasi ito eh. Tuloy. Kalibre. Kaya kung mag-offer man siya, kaya nasabihin niya. Ito. Ayun. Diba? Siyempre nag-offer eh. Ito. Nunyeta kayo, naglilibrehan lang kayo, di pa kayo magkasundo. Eh, hindi sabihin ako, katanggay ko, mas kasundo ng tao, right? Eh, kahit naman eh, umihiga nga ng dik-tik kay, ano, kay Banat Boy, eh. Tatanungin mo kung bastos ka. Di ba nangingi ka ng dik-tik kay Banat Boy? Tapos ngayon, hindi ko kwento mo na, ni Singo or Sinti mo, wala akong binastos, pwes, may resibo ako. Kahit maglabasa kayo ng resibo, eh, problema nyo ng dalawa yun. Bakit yung plane ticket ko at yung hostel ko, eh, ang kinyo rin na kayong gumastos. At hindi rin lahat na nag-bingo ako sa analysis because of your source ko tinangas. No! Di ba? Eh, feeling matalino ka lang, pare-parehas lang kayo. Eh, pwede pag bumingo ka sa akin, lahat ng biningo ko, eh, bumingo ka rin lang naman, di ba? Sabi ko sabi si Bakla. Mamaw lakas din ng congrats tol. Mamaw sa lakas. Napa-comment yung hininga ng dikti ko. Si Banat Boy. Tuloy natin. Go. Simple lang, di ba? Bumingo na ako kay Bantag noong kampay na yun. Bumingo ka nga kay Bantag. Oh, ngayon, ang question ko, diba sabi mo, hindi ka bayaran. Kanino yung 300,000? Diba, na-wrong send ka sa GC nyo? Kaninong galing yung 300,000 kung hindi ka bayaran? O yan, kulang lang sa screenshot yun. Nabura mo lang kagad, Roy. Baka makakalitin. Sige nga. Tuloy. Wala kang puting ahas. Kayo po ang lumapit sa akin. Kayo po nag-request, magkulang tayo to get. Huwag mo sisihin yung taong bayan na kaya sila ang nag-request na mag-collab kayo ni Hitad. Di mo keke. Napaka-imposible naman, Roy. Talaga sinabayan mo yung publicity ni Maharlika kasi naghahabol ka ng views. Kasi alam mo kung bakit, iniwan mo talaga yung MSMA kasi you are pretending na iba ka sa kanila. Wala ka kasing tiwala sa dati mong kagrupo na hindi kayo na sabay na hindi kayo uunlad. Ngayon, kung napapansin mo na mahina yung views at maganito ang views nito, parang pakiramdam mo na hinahatak mo sila, nagkakamali ka dun. Diba? Magkaiba ang principle sa pinaglalaban. Diba? Ikaw hindi. Nag-content ka, ginamit mo ang Marcos, ginamit mo, binudol mo yung taong bayan using the name of Bagong Lipunan para masabi na iba ang tira mo, iba ang galaw mo. Ganun ka, Roy. Utaragis. Magkaiba ang prinsipyo, okay? Ano ka ng teting, alam mo, babanatan ka talaga ni Bagtit pag nagkamali ka eh. Salamat ka, hindi pick lang ang alam ko talagang ginawa mo. Tuloy! Ever, di ba? Pangalawa, ikaw rin ang, di ba, umusig sa akin na tanggalin yung page ni Ben Marumbal. Alam mo, sa katotohanan, naaawa ako dun, Roy. Sa totoo lang. Ganyan kayo lumaban eh. Ganyan kayo lumaban. Alam mo, kung usap ka sa Pilipinas ka lang, nagurgur ka na talaga. Hindi kayo naaawa. Alam mo, kahit na ako, kahit na maraming copyright strike, hindi ko ini-strike. Bakit? Katwiran ko sa sarili ko eh. Anak buhay niya yan eh. Mawawalan kayo ng ganito eh. Ganyan kayo makasarili. Yan ba sinusuportahan ninyo mga makasasarili? Yung YouTube channel niya. Diba?
sinusulat mo ngayon, offer mo. Di ba, naipasyal mo ako? Tapos nung nagkumain tayo, sabi ko, magkano yung sa akin? Kasi dito sa kanya naman, it's really a culture na kanya-kanya kayo magbayad. Correct. Kanya-kanya talaga kayo magbayad. Hindi naman kayo paalamunin ng bawat. Kaso ang problema, tinanggap mo yun, hindi paalamunin ka na ni Maharlika, ganyan siya manumbat. Pare-parehas lang kayo. Alam mo, wala kayong aasahan ng magandang sasabihin ko dito, promise. Kasi, na totoo lang, kayo ang totoong kalaban ng bayan. Diba? Kayo ang totoong kalaban ng bayan. Mga kapatid. Pero sabi mo, huwag ka na magbayad. Totoo tayo, ha? Ika nga, saan ba yung sabog ko? Wait nga. Asan ba? Ayan. Diba? Saksi yung mga friends mo. Pati nga sila, gusto niyo magbayad ng share nila eh. Eh kasi nga, mga patay gutom din kayo. Diba? Ha? Diba? Mga batay, mga jutay gutom kayo. Kaya ganyan ang tingin sa inyo ni Maharlika. Mga cheap, diba? Ang tingin nga sa taong bayan yan, mga kulubi. Di ba nga nasa age ko, pinaalis niyo yung mga tao? Di ba, naalala niyo yun, nung kampanya, di ba, nanalo si Bongbong, yung mga tao doon, ang tingin ni Maharlika doon, mga patay gutom, mga nagpuntahan para kumain. Huwag kang sinungaling, Maharlika, gaga ka, sinabi sa akin ni, ano yan, ni ano yan, narinig sa bibig niya, nag-uusap-usap kay Sasakyan, ha? Totoo lang ako, mga kababayan. Gusto mo mag-ibay kasi kayo susumbat mo, tapos sasabihin mo doon sa mga aso mo? Namaliba yung information? Mali-mali ang information, pare-pares lang yung mali-mali information. Kailan ba tumama yung mga analysis nyo? Hula nga yun eh. Di ba? Basic analysis. Pag na-predict mo at nakita mo eksaktong punto kung paano dadampotin si Duterte ng ICC, maniniwala ako sa'yo. Sige nga, content mo. Basic. Di ba? Ang tagal ko na tinago itong observations sa inyo eh. Ang tagal mong tinago, ibig sabihin nun, nag-traidor ka sa bayan. Kung alam mo palang mali na yung ginagawa nila, anak ka ng teteng, ba't tinutuloy mo pa? Anak ka ng teteng, Oroy, oh. Niloloko mo pala yung taong bayan, eh. Matagal mo na palang observation sa kanila na naging paggaguhan sa taong bayan, tinutulungan mo pa? May init na naman ulo ko sa'yo, eh. O bakit hindi? Alam mo palang pangit na yung ginagawa nila since from the start, yung ginagawa pa, tinutuloy mo pa. Ano yung ginagawa mo ngayon? Tapos pag hindi kayo magkasundo, magbabanatan kayo, magmamalinis ka, huwag ganun. Ginagawa mong ano sarili mo eh. Alam mo ha, sa totoo lang ha, scapegoat na lang din yung ginagawa mo. Alam mo, lulubog si Maharlika. True! Oh, sabihin niya hindi totoo yun, mga kababayan. Kayo na buho, hindi natin napagbigyan. It's very obvious naman. Diba? TNT, umuwi sa Pilipinas. Oh, si ano yun, si Pebbles kunanan yun. TNT, umuwi sa Pilipinas. Si Pebbles yun. Yan ang totoo doon. Kasi maasa na mga poy. Ano? Paano? Tama yung sinabi mo, Banat Boy. Nung sa Department of Cooking Industry, babagsak si Pebbles. Pagaluto lang. pwede naman. Kasi naman, Mr. President, hindi mo naman kasi nilagay sa ano eh. Binigyan ng trabaho eh. Kahit taga-butas ng donut. Para binigyan mo ng trabaho nang hindi gumangaw-ngaw ng ganyan. Eh, nanghingi pala ng trabaho sa inyo eh. So, ibig sabihin nito, may mga vested interest talaga sila. Oh. Came from your true friend. Ayan ha. Si Bagoong Lipunan. Pebbles Kunanan. Ano, walang masasabi mo dito sa kapwa mo bakla. Di ba? Mas malala pa. Ang lala ninyo ha. Ito, nanghingi ng dick pic. Yung isa naman, tumitirada ng ano, ng video. Tuloy. Eh, bakit kayo niliwak ni Liza? It's because ugali niyo rin. O, tanongin kita. Diba? Bakit po sila pinakasamahan kung niliwak ni Liza? O, sagot. Hindi. Sa ugali niyo rin na feeling entitled na kayo nang diktahan si Liza. Hindi nila madidiktahan yun, Roy. Kasi never nila madidiktahan si Liza. Mas matalino pa sa kanila yun eh. Ibig sabihin nyo, hindi kayo alam paano kumulati sa kanisa? Parang unapulit kayong dalawa. Eh di, magnanakaw ng pera ng taong bayan niya mga yan. Eh kung yung isa nga, binabanata si Arnel Ignacio para makuha yung OWA eh. Yung TNT na umuwi sa Pilipinas. Kilala ko yun. Diba? Yung TNT na umuwi sa Pilipinas, mga kababayan ko. Naaalala niyo yun? Kilala ko rin yun. Ang plano niya, ma-appoint doon sa position sa OWA, mga kababayan. Yung iniisyu mo sa akin, Roy,
na in-scam ko di umano si Pebbles ang kausap noon. Oh, kaya alam na alam ko rin. Malapit sa mga puso ng OFW. Tuloy. Ganun ba rin ba sasabihin niyo kay Lisa? I don't think so. Mga opportunist na kayo. What's the difference between me and you? Okay, tumulong ako sa kampanya pero hindi ko pinangarap ma-appoint. Oo nga, hindi mo nga pinangarap ma-appoint pero nagalit ka kay FL Lisa nung hindi maibalik yung Facebook mo. Bakit? Hawak ba ni Lisa ang Facebook page? Hawak ba ni Lisa ang Meta? Ano ko nga, Roy? Di ba kaya nga binanata mo si FL Lisa? Totoo, di ba sinasabi ko? Di ba kaya nga kinuna mo na kinuna si Lisa dahil hindi mabalik yung Facebook page mo? Ha? Na-disappointed ka kuno? Huwag mo nga ako niloloko! Sabugan kita ng kung ano-ano dyan talaga eh. Minit na naman ang ulo ko sa iyo, Roy, ha? Maayos ka. Ikaw pa nga, Maharlika, sabi na eh. Ni-request mo, diba na? Sana bigyan ng trabaho si Pebbles. Oo, oh, pinalimos talaga ni Maharlika si Pebbles kunanan. Alamin, aminado naman tayo dun. Tuloy. Nag-react na siya, hindi. Tinanggap kayo. Oh, syempre, gusto rin niya makapit. Eh, bakit di siya magbati siya mag-di talaga siya magre-react kasi di naman siya binigyan ng pwesto. Kaya nga inisuhan nila na si Pebbles pa nga daw ang kinukuha daw ni Lisa na runner. Tama ba ako, sabi mo? Oh, kayo-kayo na lang nagtatakipan sa kasinungalingan niyo eh. Tuloy. Diba? Yung vlog mo na tinanong mo si Lisa, bakit hindi pala po si Gencho? Minyang last na hindi na sumagot si Lisa sa'yo kasi demanding ka. Feeling entitled. Ayan. Yan ang sinasabi ni Abel. Mga feeling entitled. Alam mo sa HQ, ha? Nagkasama-sama kami niyan. Ni Sasot. Eh, pakita ko sa inyo, ha? Ito, para malaman nyo. Eh, nagkasama-sama kami niyan. Ito, ha? Sabi ko sa inyo, harapan. Wala akong takot na ilabas to. Ito, nagkasama-sama kami niyan sa HQ. Nagpatawag si Attorney Aboy ng party. Oh, party, ha? Party. Party, ha? Nagpatawag sa HQ si Attorney Aboy ng party. Tapos, mga kababayan ko, ha, mga kababayan, pinakain niyan to. Alam mo mga ugali na mga to? Ito, toto mga to. Yan, mga ugali niyan. Mga feeling entitled. Ha? Ito. Ha? Noon, panahon, makabongbong Marcos kayo. Ayan, yan. Kakapal ang kamukha nang yan. Ayan. Mga feeling entitled yan. Ha? Mga feeling entitled na dikit ang dikit sa Marcos administration. Damay ko na rin to para masaya. Ha? Damay ko na rin to masiba na to. Para masaya. Ayan. Damay ko na yan. Yan yung mga tao na yan na bumanat sa akin. Kung ano-ano sinabi sa akin. Ngayon, kayo may mga vested interest. Bakit? Si Ellie nga eh. Kumakain pa lang kami, sinasabit na yung PDS kay Attorney Aboy. Kala mo, hindi ko alam, Ellie. Oh. Kayo ang mahihilig bumanat, gumawa ng chismis. Ngayon, pag hindi kayo na-appoint, galit na galit kayo. Magkasinungaling, may testigo ko dyan. Pag huwag lang subukan ni Madam Ellie magsalita lumaban. Pag tinamaan niya si Jarrett, si Aboy, si Sangkay, si Mike, eh kami-kami nasa circle doon, mga kababayan ko eh. Oh. Hindi, ako lang nga, may alam sila dyan. Ayaw lang na magsalita kasi ayaw nila madama yung mga tao na yan. Pero totoo yan, mga kababayan ko, honestly, ito yan, no? Ito yan. Mga kababayan ko, yung nagsabi sa inyo, wala ako sa circle niya, kahit kila Joe Smith, ayan, no? Kami-kami yan, no? Oh. Now, paano nila pabubulaanan to na wala akong alam sa baho nila? Ito ni... Ito ni ano? Ito nila Pebbles nila, ano? Pare, mga tol, mga kapatid, yan ang dumidikit eh. Alam mo, kahit anong, tapos sasabihin nyo, ang lalakas ng loob nito nila Maharlika, kami nila Jarrett ang nag-a-apply. Kami naghahanap ng trabaho. Para for correction ha, kami ang hinanap ng palasyo, no? Na tumulong sa kanila. Kinontak nila si Jarrett para tumulong. Makatuwag ng gobyerno. Suddenly, anong nangyari? Dahil alam nyo, malaki magiging impact ni Jarrett kapag si Jarrett nakapasok. Pati ang grupo ni Jarrett, kaya anong ginawa nyo? Winasak nyo si Jarrett. Inisa-isa nyo kami, tapos pinahiyaan nyo kami. Diba? Kaya huwag kayong magmamalinis dito. Maharlika, Pebbles, ha? Tsaka Ellie. Kayo dumas, tapos kanya-kanyang tismisan kayo, bandalihin nyo, pati kami. Hindi naman talaga kayo nabudol. Hindi naman kayo napagbigyan. That's the difference between me and you. Correct. Diba? Pero hindi ka kasali muna. Sila muna. Hindi talaga sila napagbigyan. Ikaw, di ka naman pwede ma-appoint kasi nasa Canada ka. Itong mga to, nandito sa Pilipinas, sumingi ng posisyon. Tama ka dun, Roy. Okay, nga.
ako sabihin, magkasama ako sa inyo. Ayaw ko maging korang katulad niyo. Ayaw ko maging budol tulad niyo. Okay yan. Hindi kayo para sa bayan. Diba? Hindi kayo para sa bayan. Pero ang tanong ko sa iyo, Roy, para sa bayan ka ba? Diba? Ba't nangingi ka ng dick pics? Bigyan natin ng ano, mga Pares, ng reaction yung pinost ni Pebbles na alam kong galing sa kanyang information. Okay, probable din mga Pares, so yung kalimutan na bumingo tayo sa ating analysis, nakakasuhan nga ni Abel itong si Marlica. Talagang kakasuhan talaga ni Abel yan. We know that. Okay, pero sabi ko dito, parang tingnan niyo mga Pares, kung ano yung analysis ko dito, ano mangyayari sa kaso. Okay, mga Pares, ano sinabi niya? Kayo lang pala kayo. The difference between you and thinking Pinoy, okay, mas matalino siya. Naunsihan, nagnaunsihan kayo, mas matalino siya. Eh, matalino talaga si Thinking Pinoy kung alam mo lang, Roy. Kung nagka-onsehan sila, it's because matalino si Thinking Pinoy. Hindi pang uonse tabag doon, practical. Di ba? Kaya naligwak kayo. Eh, may kanya-kanya kayong vested interest eh. Pare-parehas lang. Ay, hindi na maamin na bitter kayo. Pare-parehas lang kayong bitter. Malapit na kayo kay Mrs. President, pero niligwak kayo. Ang shakit, besh. Alam mo, alam mo ha, nakikita ako. Nakikita ako lang ha. Medyo magulo yung statement niya dito eh. Paiba-iba kasi ng ano eh. Mahirap yan, no? Ako lang, nakikita ako lang dito. Talaga, sa totoo lang. Alam mo, pabagsak si Maharlika Roy. No, sa totoo lang. Mr. Roy Domingo. O Manong Roy. No, lalaki ka naman eh. Alam mo, pabagsak si Maharlika. Alam mo, madadamay ka. Kaya gumagawa ka na ng exit. Graceful exit out. Pag alam mong babagsak na yung tao, umi-exit ka na. Yan lang ang nakikita ko. Ayaw mong madamay sa kahihiyan niya. Kaya ngayon, pretending ka na ulit na ano, taga-suporta ka. Tapos para sa tama. Bandang huli, mga kababayan ko, huwag kayong papabudol. Bandang huli, sasabihin nito, biktima daw siya. Hindi ako magkakamali. Tandaan niyo sinabi ko. Today is February 9, 2024. 11:34 PM ng gabi. Bandang huli, sasabihin yan pag nag-exit na yan, mga kababayan ko. Naka-exit yan eh. Gagawin yan. Na biktima siya ni Maharlika. Sinabihan siya ng ganito ni Maharlika. Yun ang sasabihin niya, mga kababayan. Galing ng palusot ni Roy, no? Palumpalo ka, Roy, ah. Yung mga discarding tila pasok mo, akala mo, lulusot talaga eh. Mga kababayan, maniniwala pa ako sa'yo kung kasama ka nakibaka sa MSMA. Maniniwala pa ako sa'yo. Bibiliban pa ito eh. Kaso ang problema, kitang-kita mo ang tao pagdating sa pera-pera. Di ba? Pag gusto talaga ng mas malaking views niyan, putarag eh, sasama yan sa mga malalakas. Didikit yan sa ganun, sasabay yan sa ganun. Di ba? Same what happened to Mamaw Dispenser. Di ba? Gusto na dahil sa DDS princess siya, she is pretending that she is a female, dumikit kay Maharlika, and Mami Maharlika, binibining Maharlika, binola ng ganyan, sumabay sa fame, para kumita ng pera. Di ba? Mga kababayan ko, what and Roy Domingos also na ginagawa niyang ganun, dumikit din kay Maharlika, di ngayon. Mga kababayan ko, sabi sa inyo eh, pag ang pinuno nyo lulubog na, lulubog din kayo. Alam mo, wala na kayong ibabango na credibility. Like I said, mga kababayan ko, magpalit ka ng pangalan mo sakaling makalimutan ka ng tao. Diba? Ako madali kong natanggap na nabudol ako, kasi wala na akong expect. Oh, kita mo, sinabi niya, mga kababayan. Ayop no, kapapaliwanag ko pa lang, biglang exit eh. Sabi na nga ba mga kababayan ko eh, matindi tong ito eh. Kaya sabi ko sa inyo eh, i-exit at i-exit yan. Bandang huli, nabudol na rin daw siya po siya. Hayop ka, Roy. Pinatawa mo. Ano pinatawa ngayon, ha? Alam ka ng titing. Sabi ko na eh, bandang huli mga kababayan eh. Nabiktima na rin siya eh. Mga tao, walang paninindigan talaga. Diyos ko! Biktima na rin daw siya, mga kababayan. Oh? Malapit na kayo kay Mrs. President, pero niligwa kayo. Ang sakit, besh. Ang sakit, besh, ha? Sabay exit ka ng ganyan, ha? Tuloy. Diba? Ako, madali ko natanggap na nabudol ako, kasi wala na akong expect.
Nabuhudol ka pala. Papapaliwanag ko lang, Roy, eh. Actually, random yung kinuha ko. Hindi ko nga pinalitan ng ano. Ngayon, sasabihin mo sa publiko, nabuhudol si Roy. Walang maniniwala sa iyo, tol. Walang maniniwala. Apoy, isang politiko na kaibigan ko na i-apoy, wala. Eh kaya, tagal, di ba? Nagantay pa kayo. Even sa nagantay pa nilang months. Ano? Wala naman tatakbuhan yung patay gutom nga daw yun. Sabi niya ni, Thinking Pinoy. Ni Thinking Pinoy nga daw naging babysitter ni Sas eh. Sas, mas matindi alam na pala niya yung campaign period na may gagawin na kakaparandaluhan itong grupo ni Mel. Kahimik siya. Bakit? Kasi nagantay siya. Sinong grupo ni Mel? Ibig sabihin kami yung grupo ni Mel? Tugon yun. Huwag mo kami nilulong mo. Idamay dyan, huy. Di ka lang kasali sa tugon. Di ka kasi kilala. Ano ako eh? Kumusta naman si Gadon? How is Gadon? Oh, busy si Atty. Larry Gadon. Meron siyang batang busog lusog program, mga kababayan ko, na gagawin. Balay nyo, yan na yung Nutriban. Sabihin lang ha. Kayo nang bahalang kumusga, mga kababayan ko. Actually, naumay ako sa iyo, Roy. Magpaliwanag, ang bagal eh. Pero kung titignan mo yung analysis, kung a-analysahin ko lahat, narinig ko na yung gustong marinig ko sa iyo. Which is, nasabi mo sa sarili mo na nabudol ka. Which is, yun yung isa sinyalis ng mga gumigraceful exit sa paglubog ni Maharlika. Para sa makatuwid, hindi ka madamay, hindi ka lumubog ang channel mo, hindi ka mahirapan, hindi ka madikdik ng tao, ididiin mo na si Maharlika. Yan ang ginagawa ng mga vlogger ngayon na kagaya ni Maharlika. Ngayon, nangaabangan ko mag-graceful exit ngayon. Si Mamaw Dispenser, inaabangan ko rin masamag sabi na nabudol din siya. Yan. Antayin natin, Maharlika, unti-unti ka nang iniiwanan ng mga kaibigan mo. Your trusted friends, ginamit ka. Ang ending, may kaso ka pa. Ha? It takes years, stress, oras, lahat ang kukunin sa'yo niyan. Karma is digital. Walang tataka sa circle ni Maharlika Roy. Hindi ka pa makakalusot sa amin. Tandaan mo yan.